Hello mga idol. Welcome muli sa aking channel. Sa mundo ng ating ginagalawan, marami talagang tao na mapanghusga sa kapwa. Yung hindi mo na inaalam ang buong kwento at basta na lang manghusga sa kapwa. Isang inspiring story na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Natiyak kung kapupulutan ninyo ng aral. Kilalanin natin si John Paul, isang grade school student tungong probinsya, ang madalas na pagdirian at tuksuhin. Kung tingnan siya ng karamihan mula ulo hanggang paa, at hindi maiwasan na magsitaasan ang mga kilay dahil sa taglay nitong katangian. Paano nga ba naman sa sobrang taba at pangit ang batang John Paul? Ganon ang tingin ng karamihan sa kanya, lalo na ang mga kaklase nito sa paaralan. Kapag sa loob ng klase, siya lahat ang napapansin ng mga ito at siya ang palaging usap-usapan. At kapag ito ay nasa labas naman, ay walang pumapansin at walang kumakausap sa kanya. Siyempre bilang tao napapansin iyon ni John Paul na tila pinangdidirian siya ng kanyang mga kaklase. Dinidibdib ng gusto at minsan ay dinadaan niya na lang ito sa iyak. Ang mga panunukso at pambubuli sa kanya hanggang sa nakasanayan niya na ang mga panunukso. Maging noong tumungtong na siya ng high school, hindi pa rin nawala at mas lumala pa nga ang nararanasan ni John Paul. Kaya kapag siya ay napag-iisa, hinding maiwasan magtanong at magtampo sa Diyos na bakit ipinanganak siyang ganon. Bakit ni minsan ay hindi niya naranasan na magustuhan siya ng iba? At bakit hindi niya nagagawa ang nagagawa ng iba? At bakit binigyan siya ng katangian na hindi kaaya-aya sa paningin ng iba? Mga tanong ng binata. Makalipas ng 6 na taon at nagsisimula na nga itong magbinata. Kasabay ng kanyang pagbibinata, nakakaramdam na ito ng paghanga sa babae. Kahit ganon ang itsura niya, nagbabakasakali siyang mangligaw. Pero sa kasamaang palad, palagi pa rin siyang inaayawan ng babae. Sadyang hindi siya nagugustuhan ng kanyang nililigawan dahil sa taglay nitong itsura. Kung kaya't ibuhos na lang ang panahon niya sa pag-aaral. Hanggang sa makilala niya si Anna, isang transferee sa ibang lungsod. Napakaganda, sexy ang katawan. Kapansin-pansin ang kagandahan ni Anna sa buong paaralan, lahat ng kalalakihan ay hindi maiwasan mapatingin at mapalingon sa taglay niyang kagandahan. Muling magkaseksyon at magkatabi pa sila ng upuan. Aminin man o hindi ni John Paul, ay agad siya nahulog kay Anna at nagustuhan niya ito. Kahit sino pa kayang lalaki ay magugustuhan siya dahil sa taglay nitong kagandahan. Nung una ay hiyang-hiya siya sa tuwing kinakausap siya ng dalaga at palaging nauutal sa tuwing kinakausap siya ni Anna. Hindi tuloy maiwasan tuksuhin si John Paul ng mga kaklase, pero iba ang ngitiin ni Anna, iba sa mga ugali ng mga kaklase niya. Kinakausap siya at palagi siyang pinapansin nito. At sa nagdaang mga araw naging close friends si Anna at John Paul. Sabay papasok, sabay kumakain at sabay rin umuwi pagkatapos ng kanilang klase. Naging ganoon ang ugnayan ng dalawa. Pero siyempre, nagugustuhan iyon ng binata na si John Paul. At lalong tumatagal, mas lalong tumitindi ang nararamdaman niya kay Anna. Subalit pinangungunahan siya ng takot at baka raw ma-turn off na ito sa kanya at masira pa ang kanilang matagal ng pagkakaibigan. Hanggang sumapit na nga ang senior prom nila. Walang maisip na kaparehas ang binata kundi ang kanyang kaibigan na si Anna. At tiwala naman si John Paul na hindi siya aayawan nito dahil sa sila'y magkaibigan naman. At hindi na nag-aksaya ng panahon si John Paul at pinuntahan niya na ang bahay ni Anna para sabihin ang kanyang nararamdaman at aaminin ito sa kanyang kaibigan. Nang nakarating na siya sa bahay ni Anna, sinilip niya ito sa bintana na tila'y may kausap at nang pagbuksan siya ng pinto ni Anna,
bumulaga sa kanya kasama ni Anna ang kaklase nila na si Jeff. Biniro siya ni Jeff na huwag na siyang pumasok at baka hindi siya magkasya sa pinto. Pero hindi siya nasaktan sa sinabi ni Jeff sa kanya dahil sanay na siyang laitin at tuksohin ng mga ito. Pero ang nagpasikip ng dibdib niya nang sabihin ni Anna na si Jeff ang partner nito sa prom night at kakasagot lang ni Anna kay Jeff bilang boyfriend. Halos matunaw siya sa kanyang kinakatayuan nang marinig niya ang mga pahayag ni Anna. Nagdahilan na lamang siyang hiramin ang assignment note kay Anna. Dahil nakalimutan niya umanong hindi nasulat, pero hindi talaga iyon ang pakay niya sa dalaga. Nang makuha niya ang assignment, ay nagpaalam na ang binata sa kanila at bigla na itong umalis. Nang siya'y naglalakad na pauwi, ramdam ni John Paul ang pigati at sakit ng nararamdaman ng kanyang dinanas. At hindi dumalo si John Paul sa prom at nagmukmuk na lang ito sa bahay. At nang graduate na ng high school at nag-aral na ito sa ibang lungsod, wala na siyang balita simula noon, lalo na kay Anna. Nag-aral ng gusto ang binata at nagsikap na makatapos ng kanyang pag-aaral. Makalipas ng 6 na taon, nabalitaan niyang may grand alumni reunion ang batch nila at bigla naman siyang lumuwas at nakita na roon ang mga dating kaklase na mahilig manglait at toksuhin siya. Nang makita siya ng mga ito, ay hindi siya nakilala dahil sa taglay niyang kagwapuhan na tila nagmukha siyang artista. Halos ng mga babaeng kaklase niya noon ay halos natulala sa itsura niya. Tirik ang mga mata sa kakatingin sa kanya na tila ba raw ay nakakita sila ng isang artista. At nagpakilala naman ang binata na siya si John Paul na dati mataba at tinutukso noon at kinamusta niya ang mga ito. Sobrang gulat naman ang mga kaklase niyang babae dahil sa transformation ni John Paul. At tila natulala si Anna na nasa harapan niya lamang. Nagkatinginan sila at biglang gulat niya na tumanda ito at sobrang payat. Malayo ang mukha ni Anna noong high school pa lamang sila na dati sobrang ganda, sexy at mistisa. Ngunit ngayon ay nagmukha itong matanda. Malaki ang pinagbagong itsura ni Anna dahil sa may anak na ito. Nagkamustahan ang dalawa at nalaman ni John Paul na hindi nakapag-college si Anna dahil nabuntis ito ng maaga. At ang masaklap pa ay iniwan siya ng kanyang boyfriend. Naikwento naman ni John Paul ang kanyang pagtatagumpay na pagsisikap sa San Francisco. At ito ay mataas ang katungkulan niya sa kumpanya kanyang pinapasukan. Lalong nagpamangha kay Anna sa kagwapuhan at ganda ng pangangatawan ni John Paul. Umaabot sa malalim na kwentuhan ang dalawa at inamin ni John Paul kay Anna na siya ang pinili ng binata sa prom night. At balak siyang ligawan noon, subalit yun ang nangyari at sobra siyang nasaktan. Pinagsisihan naman yon ni Anna at nagpaparamdam si Anna na may pagkagusto na siya kay John Paul at tila nilalapit ang pisngi sa mukha ni John. Nahalata din naman ni John Paul at sinabi niya kay Anna ang ganong kataga. "I'm sorry Anna, kailangan ko nang umalis. Nag-aantay ang girlfriend ko sa kotse." Ngumiti na lang si John Paul at umalis na ito sa tabi ni Anna. Nababaka sa itsura ni Anna ang panghihinayang at pagsisisi na tila sinasabi ng mga mata nito na kung hindi sana nangyari sa kanya ang pakikipagrelasyon ng maaga ay maayos sana ang buhay niya. Aminin man niya o hindi, naging makabuluhan o special si John Paul sa kanya mula pa noon unang nagkakilala sila. At kahit ganon ang itsura dati, nakitaan niya ng pagpupursige nito sa pag-aaral at may mabuting puso. Doon nagtatapos ang kwento ni John Paul na palaging tinutukso at nilalait. Sa kwentong ito ay may mapupulutan tayong aral. Hindi porket mataba ang isang tao, wala na itong kwenta sa mundo. Hindi mo kailangan tuksuhin ang isang kapwa
ng dahil lamang sa kanyang anyo o itsura. Sana mga idol, kung nagustuhan mo ang videong ito, inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa iba pang kwento. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutan mag-subscribe.